Amen. God bless you. Beloved Brother Odel Dagala. Tayo po mga mahal, misyan ang papon dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos upang tayo po'y gabayan at samahan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Mapagpala namin Diyos sa mga banal sa pangalan ng mga pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panlangin po na ayon po minamahal, ginagano pa ito, Banglista, Willis, Ada, Almeida, kami po Diyos ay dumudulog sa iyong banal at uno ng biyayin sa kalangitan, mahal na Panginoon. Kami po ay humihingi ng kahabagan sa mga nasumpungan sa mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, o Diyos, patawain po ang bato sa amin at sa bahaging ito, Diyos, na pakinig ng iyong banal salta, mahal na Panginoon. Hallelujah lang saan mo po, Diyos, ang iyong banal salta, maging abang lingkod, sapagkat sa ganang akin wala po akong magagawa, tanging siya lamang ko maasa, mahal na Panginoon. Buksan mo po, Diyos, mga puso't pangunawa ng bawat isa, mahal na Panginoon. Ito pang samot dalangin namin at aming sinasaway lahat ng uli ng mga hadlang. Cast out in Jesus' name, mga pag-anlang. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen. God bless you po, mga mahal. Kayo po yung makabalik na po sa inyong mga upuan. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pag-upo at pagkapasalamat, kaluwalhatian at ang kadakilaan, taos pusong pagsamba ay nauukol lamang sa ating pong buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapabutin po ako dubling pagalang sa ating pong minamahal at ginagalang pastor de Evangelista, Willis de Almeida. At hindi po natin makalimutan mga tulad at aral ng ating pong beloved assistant pastor Lina sa Almeida. Ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, Dohol Almeida family, mag-isang mga webcast viewers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Amen. Lahat po muna magsabing praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y lubusan nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay patuloy na pinag-iingatan, patuloy tayong pinaghihimalaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng katatagan sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa hapong ito, mga mahal, ang ating pong topic sa hapong ito, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Be strong and of a good courage. Yan po, mga minamahal, ating pong pag-uusapan. Bakit kinakailangan na tayo po'y magpakalakas at magpakatapang. Amen. Buksan po natin, mga minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 31, ang talata po ay 6 hanggang 8. Dito po sa Deuteronomy 31, talata 6 hanggang 8, ganito po ang pagkasulat. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya, sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayan ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila at iyo'y ipamamana sa kanila. 8. At ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo. Siya ay isa sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. Amen. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Sa pagkabasa ng banal salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos po ang magpala. Amen. Ito po, mga minamahal, sa ating pong nabasa, na ito po ay sinabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon kay Moses, na sabihin kay Josue. Sapagkat si Moses, mga minamahal, siya po ay umabot na sa edad na 120 years. Sabi nga niya, mga minamahal, na hindi na kaya niya
makapaglalabas at pumasok. Ibig sabihin, mahina na si Moses, mamamahal. Kaya yung pangunguna sa bansang Israel upang pumasok sa pangakong ipinangako ng Diyos, yung Kanaan, na ito po, mamamahal, sa ating panahon, ito po ang nagsimbolo ng langit na pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasabi dito, mamamahal, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot na mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Amen. Kung maalala po natin, mga minamahal, sa humigit kumulang na 5 milyong pinalaya ng ating pong dakilang Diyos sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto, na pinangunahan ni Moses, na sila po'y lumabas sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng ating pong dakilang Diyos. Nakita lamang ang mga himalang ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay tumawid sa mapulang dagat, na tuyo, mga minamahal, na hati ang dagat, at sila po'y nakatawid, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung ating pong mapapansin na dalawa lamang ang nakapasok doon sa lupang pangako, plus yung mga ipinanganak na, yung 20 years pataas, mga minamahal, yun lamang ang nakapasok doon sa lupang pangako. So, mga minamahal, hindi sila basta-basta nakapasok sa lupang pangako. Nasabi dito, mga minamahal, sabi ni Moses kay Joshua, kayo magpakalakas at magpakatapang. Ibig sabihin, mga minamahal, mayroon pa sila mga bayan na dadaanan upang ito po ay gapiin nila yung kanilang mga kaaway upang makapasok sila doon sa lupang pangako. Ganun din, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Marahil magtataka tayo, maraming mga naligtas sa banal na gawain ito na makikita po natin bumilang ng ilang buwan, napakainit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang iba bumilang ng taon, ngunit makikita po natin na sila po ay tumatalikod sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, bumabalik sa dati nilang pinanggalingan. Kaya nga, mga minamahal, alalahanin po natin doon sa halos 5 milyon na mga Israelitan lumabas sa bayan ng Ehipto, na ito'y pinalaya ng ating pong dakilang Diyos, sila po ay nangabuwal o nangamatay doon sa ilang. Bakit, mga minamahal? Unang-unang dahilan kung bakit sila hindi nakaating sa lupang pangako, dahil sa kanilang pag-iiklamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sila po'y nag-iiklamo sa ating pong dakilang Diyos. Nung humingi sila ng pagkain, binigyan sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tinatawag na mana. Yung pagkain na galing sa langit, mga minamahal, hindi na sila magtatrabaho upang sila'y kumain. Sila po'y pinakakain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit sila'y nagsasawa, mga minamahal, nag-reklamo sa ating pong dakilang Diyos. Kaya sila po'y nangabuwal sa ilang, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, sabi dito, hindi lamang ito pinapaalala kay Josue ni Moses, bago sa atin, mga minamahal, na ang lupang pangako na ipinangako na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga Israelita, ito po ay nagsimbolo ngayon ng pangako ng Diyos sa bawat sa atin na kinakailangan ang bawat sa atin. Tayo po ay maabot natin ang pangako ng Diyos, walang iba kundi ang langit, na ito po, mga minamahal, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Kaya nga sabi dito, kayo magpakalakas at magpakatapang. Bakit kinakailangan tayo magpakalakas, mga minamahal, at magpakatapang? Unang-una, kailangan natin ito, mga minamahal, bilang tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen. Sapagkat
Sabi nga naman ng kasulatan, ang diablo ay bumaba dito sa lupa na may matinding galit na sa pagkaalam niya na kaunti na lamang ang kanyang panahon ay gagawin niya maunaan lahat ng paraan upang tayo po ay mawala sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Siya daw po maunaan katulad ng leon na umuungal, naghahanap ng kanyang masisila. Ibig sabihin ng mga mahal, naghahanap siya ng kanyang mabibiktima. Kung imaginin po natin mga mahal yung isang leon na umuungal o ito po'y naghahanap ng masisila, kung yung aso lang mga mahal na galit tayo po'y natatakot na, how much more mga mahal yung leon na galit. So ganun ang diablo mga mahal. Nais ng diablo na tayo po ay biktimahin kapagkat ang diablo ay bumaba sa lupa upang siya po ay magnakaw, pumatay at pumuksa. Nais ng diablo mga nakawin yung ating pananampalataya. Nais ng diablo puksain tayo, wasakin ang ating buhay. So kinakailangan natin mga mahal, magkaroon tayo ng kalakasan. Kinakailangan maging matapang tayo mga mahal. Amen. Kaya nga, dito sa banal na kasulatan, mababasa po natin ang isang talinhaga dito na kung bakit may mga Kristiyanong bumilang ng ilang buwan, ilang taon na wala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal, sila po ay nawawala dahil sila po ay nabiktima ng Diablo. Basahin po natin mga minamahal dito po sa Marcos Kapitulo 4 hanggang 8. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 4, ang versikulo po ay 4 hanggang 8. At nangyari sa kanyang paghasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan at niagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na do'y walang maraming lupa at pagkadakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. 7. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim na ito'y hindi nangamunga. 8. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at nagsilago at may namunga ng tig-30 at tig-6 na po at tig-100. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid. Mga minamahal, ito po'y talinhaga. Nasabi dito, mga minamahal, na ito pong talinhaga ng manghahasik. Nasabi dito, malayong naghasik, mga minamahal, yung binhi ay napunta daw doon sa unang-una, napunta doon sa tabing daan. At ang pangalawa, mga minamahal, na nangahulog doon sa batuhan. At yung pangatlo, ito po ay nangahulog doon sa dawagan. At yung pang-apat, ito po ay nangahulog sa mabuting lupa. Dito po natin, mga minamahal, malalaman kung bakit may mga Kristiyano, ang iba ay hindi nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya mababasa po natin, mga minamahal, dito po, ito po ang paliwanag na talinhagang ito. Dito po sa Marcos Kapitulo 4:14-20. Ito po, mga minamahal, pakibasa po. Ito po ang paliwanag ng talinhaga. Talon mo sa 14-20. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 14 hanggang 20. Hanggang 20.
ang mga hasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong nang sa tabi ng daan, na do'y nahahasik ang salita. At nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaruunan ni Satanas at inialis. Ang salita na inihasik sa kanila, 16. At gayon din naman, itong mga nahasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak at hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal. Kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatitisod sila. 18. At ang mga iba'y yaong nahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita ng ibang mga bagay na nagsipasok, ang nagsiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. 20. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumunga ng 30 at 60 at 100. Amen. Amen. Ito po, mga minamahal. Sabi dito, yun daw nahasik o nahulog na binhi doon sa tabi ng daan. Ang ibig sabihin pala nito, mga minamahal, sabi dito, at ang mga ito yaong nanga sa tabi ng daan, na doon nahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaruunan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. Ibig sabihin, mga minamahal, ito yung mga taong nakapakinig ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Nung mapakinggan nila ang salita ng Diyos, naroon sa kanilang kagalakan. Subalit, sabi dito, pag-alis ng taong ito na mapakinggan ng salita ng Diyos, sabi dito, sila daw po ay pinaruunan ni Satanas. Ibig sabihin, yung nahasik sa kanyang salita ng Diyos, ito po ay inaalis ni Satanas. Nakakalimutan nila yung mabuting bagay na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kanilang napakinggan. So itong taong ito, mga minamahal, ito po ay hindi ayaw magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. At ang pangalawa daw, mga minamahal, ito daw po yung binhi na nahasik sa batuhan. Napagkaanig nila ng salta, pagdakay nagsisitanggap na may galak. At hindi nangag-ugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal. Kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salta, pagdakay nangatisod sila. Amen. Ito po yung mga minamahal, mga Kristiyano, na galak na galak nang tanggapin ang ating pong dakilang Diyos. Ito po yung bumibilang ng buwan, taon sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naranasan nila ang mga papapala ng ating pong dakilang Diyos. Ang lahat ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, naranasan nila sa kanilang buhay. Maging ang kalang karamdaman ay tinanggap lang kagalingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi dito, mga minamahal, na ito po, mga minamahal, ay katulad ng binhing nahasik sa batuhan, na ibig sabihin, mga minamahal, walang sapat na lupa. So ang ugat daw, mga minamahal, ng binhi na ito ay natutuyo. Hindi po tumatagal ang kanilang sa mga Kristiyanong ito, hindi tumatagal sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos dahil sa kapighatian, pag-uusig, sila po'y natitisod, mga minamahal. Ibig sabihin, mga Kristiyano na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ngunit dumating ang tinatawag na kapighatian. Ano po itong kapighatian? Ito po yung mga dumating sa isang Kristiyano, yung pag-uusig, yung minsan dumating yung kahirapan sa kanilang buhay. Minsan dumating na walang maipamasahe sa paglalusa at sa gawain ng ating pong dakilang Diyos.
Sila po, mamamahal, sabi dito, natitisod sila. Kaya sila po, mamamahal, ay hindi din nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos sapagkat walang ibang gumagawa, mamamahal, upang iyong kananapakinggan ng salita ng Diyos, yung mga pag-uusig na anasan nila, yung mga pag-subok sa kanilang buhay, walang ibang gumagawa nito, mamamahal, kundi si Satanas upang subukin ang kanilang pananampalataya kung sila po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya nga sabi dito, mamamahal, ito po ang kanilang katulad ng binhi na hindi po nakapag-ugat. Ibig sabihin, sila po ay natutuyo ang kanilang ugat at namamatay ang binhing ito. Ibig sabihin, mga kristyanong, bumilang ng ilang taon sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, bumabalik o tumatalikod sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, mga mamahal, ang sabi dito, ito daw po ay nangahasik sa dawagan. Amen. Ang mga ito yaon na kinig ng salta at ang mga pagsusumakit daw ko sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salta at ito'y nagiging walang bunga. Amen. Ito po, mga mamahal, mga kristyano, na ito po ay patuloy pa sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kasama po natin sila sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, mga mapapansin po natin, ito po ang kristyanong ito, na sabi dito katulad daw, mga mamahal, ng binhi na nangahasik sa dawagan, nakinig ng salta ng ating pong dakilang Diyos dahil sa pagsusumakit na ukol sa sanlibutan. Ibig sabihin, pagsusumakit na ukol sa sanlibutan. Ito po yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Yung mga bagay na hindi po natin inaasahan. Minsan wala tayong makain. Minsan nasa pagsubok tayo. Inuusig tayo mismong ating mga mali sa buhay. Tayo po ay inuusig ng ating mga kaibigan. Dahil sa pag-uusig na ito, pagsusumakit ng sanlibutan, mga mamahal, sabi dito, sila po, mga mamahal, ay umaalis, ayaw magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, nagiging walang bunga ang kanilang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasabi dito, dahil sa mga daya ng kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok. Ibig sabihin, mga kristyano, mga mamahal, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit naroon sa kanila ang tinatawag na pag-alinlangan sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mas mahalaga pa sa kanila, mga mamahal, yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Kaya nga kung mapapansin po natin, ito yung mga kristyano na kapag nasa mananagawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, baliwala sa kanya, mga mamahal, kung madama niya ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos o hindi niya madama, mga mamahal, o sa pag-uwi niya, mga mamahal, na uwi siya, na empty po ang kanyang puso. Ibig sabihin, mga mamahal, ito po yung mga kristyano na sila po'y nahasik doon sa dawagan. Ngunit itong mga kristyano na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ito po'y nakinig ng salta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na yung kanila napakinggan ay binigyan ng kahalagahan. Ito po'y mga minamahal, ay pinagyaman nila ang salta ng ating pong dakilang Diyos na kanilang napakinggan. Nang sabi dito, mga minamahal, hila na po'y namumunga ng tigtatatlumpo at tigaanim na po at tigisangdaan. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ito po yung mga kristyano, may pagsubok o wala, sila po yung nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. May mga pag-uusig, hindi po nila tinitingnan, mga mamahal, ang tinitingnan nila, yung pangako ng ating pong dakilang Diyos. Hindi po sila nang lulupaypay, hindi po sila nang lalamig, mga mamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ang tinitingnan nila, yung banal na pangako ng Diyos, yung langit na inihanda ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
kaya nga sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni Job. Si Job, mang minamahal siya po ay matuwid na tao, sakdal na tao. Sabi sa banal na kasulatan, siya po ay lumalayo sa paggawa ng kasalanan. Subalit si Job, mang minamahal, ay hindi po nakaligtas sa tinatawag na pagsubok. Si Job, mang minamahal, ay pinagpala ng ating pong dakilang Diyos maraming mga tinatangkilik ng ating na ipinagkalubsakan lang at ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dumating sa kanyang pagsubok, yung kanyang 10 anak, mga mahal, ito po ay nangamatay, maging ang kanyang mga hayupan, mga tinatangkilik, mga mahal, ng kanyang kayamanan, ito po ay nangawala sa kanya. Ngunit si Job, mga mahal, hindi po nasumpungan sa kanya ang tinatawag na pag-iitlamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ni Job, mga minamahal? Lumabas akong hubad sa bahay bata ng aking ana, ng aking ina. Ako din ay babalik na hubad doon. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay sinilang sa daigdig na ito na tayong walang dala. Alis din tayo dito na wala tayong madadala, mga minamahal. Ibig sabihin, yung mga pagkapalang kasalukuyan na sa atin ngayon, yan ay pakaloob lamang ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit kapag iyan ay binigyan natin ng kahalaga na mas mahalaga pa kaysa ating pong dakilang Diyos, tayo po'y mawawala sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin yan madadala, mga minamahal. Kaya sabi ni Job, mga minamahal, babalik ako na walang dala din doon sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, katulad ng ating minamahal, at ginagalang ng mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating ginagalang at minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis de Almeida, tinawag sila ng ating pong dakilang Diyos. Dati-dati isang politisyan ang ating mahal na Evangelista. Mataas ang kanyang pangarap, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, nung wala pa siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, inaakyat niya yung mga kabundukan sa dako ng Mindanao upang maghanap, mga minamahal, ng mina ng ginto. Ayon po sa kanyang patotoo, nasumpungan niya yung tinatawag na kamuti mining. Ibig sabihin, yung mina na yun, mga halos ginto na, mga minamahal. Ngunit, nung matagpuan niya yung ginto na yun, mga minamahal, siguro marahil matutupad na ang kanyang pangarap na mataas na pwesto na bilang pagiging politician. Ngunit ang kanyang isipan, ang kanyang puso ay nakatuon na doon sa kayamanan. Kaya ang ating mahal na Evangelista, siya po'y nagkasakit ng insomnia. Halo sa loob ng 6 na taon. Ngunit na siya po'y mabahaginan ng salta ng ating pong dakilang Diyos, tinanggap niya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, sumampalataya sa ating pong dakilang Diyos, yung karamdaman niya na insomnia, ito po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, nung maging Kristiyano ang ating mahal na Ebanghelista, nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, iniwanan niya ang pagiging politisyan niya, mga minamahal. Iniwanan niya yung mataas ng pangarap ang binigyan niya ng kahalagahan, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos na sa loob ng halos 10 taon, sila po'y dumanas ng grabing pagsubok na halos walang makain, mga minamahal. Subalit, naroon na ating mahalabang ihlista, siya po ay nagpapatuloy na ibahagi ang salta ng Diyos, ipangaral ang salta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, ang banal na iglesyang ito. Hindi naging ganito lamang ito, mga minamahal, kung walang taong nagpatuloy, nagpahalaga sa tawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa loob na ilang pamilya lamang ang pinagmula ng banal na iglesyang ito. Dahil may tao ng Diyos, mga minamahal, sa katauhan ng ating mahal na Ebanghelista, katuwang po ang ating minamahal, ginagal ng assistant pastor, mga minamahal, na sila po, mga bagamat may mga pagsubok, may mga pag-usig, hindi nila tinignan ng mga minamahal, mga pag-usig, mga pagsubok sa kanilang buhay, ang tinignan nila ang pangako ng ating pong dakilang Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kaya sila, mga minamahal, sila po'y nagpakatatag, sila po'y nagpakalakas, sila po'y nagpakatapang na harapin ang pagsubok sa kanilang buhay.
Amen. Kung paano ang ating mahalang banggita naging matagumpay na nag-umpisa lamang sa ilang pamilya, ngunit makikita po natin ngayon, mga minamahal, na halos sa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas, mayroon po tayong banal na gawain. At hindi lamang dito, maging sa ibang bansa, mga minamahal, dahil may mga taong nagbigay kahalagahan sa pagkatawag sa kanila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sila nang hina, hindi po sila nang lupaypay, mga minamahal, na ipagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kailangan, mga minamahal, kung sa ating buhay dumating ang tinatawag na mga pag-uusig, mayroon tayong mga bagay na tinitiis sa ating buhay, ito pala, mga minamahal, ay pinahintulot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tayo po, sabi ng malakas sulatan, hindi lamang tayo po'y tinawag ng ating pong dakilang Diyos upang sumampalataya lamang sa Kanya, upang tayo po tumanggap ng pagkapala, kundi tayo tinawag ng ating pong dakilang Diyos alang-alang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo daw po'y magtiis din naman, mga minamahal. Amen. Basahin po natin ang Philippians Kapitulo 1, talatang 29. Sa mga taga-Pilipos, 1 talatay 29, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Amen. Kaya pala, mga minamahal, dumating sa atin ang tinatawag na pagsubok. Iyan po ay kasama pala sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, doon tayo tumatatag. Amen. Katulad ng ginto, mga namahal, sabi sa banal na kasulatan na ito po'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Upang lumabas yung tunay na ginto. Ganun din po sa Kristiyano. Kung dumaranas tayo sa mga sandaling ito ng mga pagsubok, mga pag-uusig, minsan, kahirapan, wala tayong makain. Pinahintulot pala ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasabi dito, hindi lamang upang tayo manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, tiniis niya, napakabigat na cross. Hanggang sa ipakos siya, mga minamahal, hanggang kamatayan ang ating mahal na Panginoong Jesus, siya po ay dumanas ng bagay na ito. Na tayo ngayon, mga minamahal, dahil sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po natubo sa ating pagkakasala na tayo ngayon tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na kinakailangan din tayo daw, mga minamahal, magtiis din naman alang-alang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya yung pagsubok na yan, mga minamahal, kasama pala yan sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, iyan ang mga bagay na ating pong titiisin. Amen. Kaya sabi dito, sabi naman na kasulatan, mga minamahal, dito po sa 1 Pedro Kapitulo 5, talatang 10, kaya hindi pakibasa po. Dito po sa unang Pedro Kapitulo 5, ang versikulo po ay 10. At ang Diyos ng buong biyaya sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kalulhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Mga minamahal, sabi dito, pagkatapos na kayo'y magkapagbatang sandaling panahon, ibig sabihin, yung mga pagsubok na ito na dumating sa ating buhay, panandalian lamang pala yan, mga minamahal. Amen. Katulad na ating mga minamahal na mga kapatiran, noong dumating yung matinding mga 2020, mga minamahal, yung pandemic, talagang maraming mga tao na hindi naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos na nawala ng pag-asa. Ang iba nagpapakamatay. Ang iba nasisiraan, mga minamahal, ng bait. Na parabagang wala ng pag-asa. Subalit sa atin, mga minamahal, na mga tunay na anak ng ating pong dakilang Diyos, dumating man ang mga bagay na ito,
tayo po ay hindi po nag-aalala. Bakit? Mayroon pong Diyos na sabi dito, hindi po tayo iiwanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Mga pagsubok na ito, pansamantal lamang pala ito, mga minamahal. Pagkatapos ng pagsubok na ito, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos din daw, mga minamahal, magpapasakdal. Siya po magpapatibay at magpapalakas sa atin. Amen. Minsan lumating yung tinatawag na panghihina natin. Subalit, sa patuloy natin paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nagsusumikap tayo, madama ang banal na pasensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, siya po ang magpapalakas sa atin. Amen. Kaya nga, mga minamahal, si David, nung may matinding problema ang bayang Israel, mga minamahal, si Haring Saul, hindi nila kayang labanan yung mga Pilistiyo kapagat mayroon silang bayani o may kasama sila, mga minamahal, na si Gulayat, higanti. Natakot ang bayan ng Israel. Ngunit si David, mga minamahal, binatilyo pa lamang siya. Numakita niya na hinahamon ni Gulayat. Sabi ni David, sino itong Pilistiyong ito na humahamon sa bayan ng Diyos? Bagamat siya po ay binatilyo, mga minamahal, subalit naroon sa kanan tinatawag na katapangan. Nasabi niya yan, mga minamahal, sapagkat ngayon siyang pinagmamalaki. Walang iba, kundi ang ating pong dakilang Diyos. Bakit naging matapang si David, mga minamahal? Nasabi ni David, mga minamahal, na yung mga leon, mga uso, kapag siya nagpapastol ng kanyang mga tupa, pag dinadaluhong ng uso at ng leon, mga minamahal, ito po ay kanyang pinapatay ang uso at ang leon. Sabi niya, itong Pilistiyong ito, siya po, mga minamahal, lalaban sa bayan ng Diyos, hindi po siya magtatagumpay. Kaya si David, mga lumaban kay Goliath, ito po ay kanyang napatay. Ibig sabihin, mga minamahal, minsan dumating sa atin matinding problema, mga pagsubok na parang bagang wala ng kalutasan, mga problema na parang hindi na natin kaya, mga minamahal. Subalit, katulad ni David, mga minamahal, na siya po'y nagtagumpay. Ano pong sikrito ni David, mga minamahal? Ito pala ang sikrito ni David na ito po'y nakuha na isagawa ng ating minamahal, ginagal na pastor, ang sikritong ito. Pasahin po natin, mga minamahal, ito po ang sikrito ni David kung bakit naging matapang, naging matatag si David dito po sa mga awit, Kapitulo 119, talatang 164. Sa mga awit, 119, talatay 164, ganito po ang pagkasulat. Makapito sa isang araw na magpupuri ako sa iyo dahil sa iyong matuwid na kahatulan. Amen. Amen. Ito pala ang sikrito, mga minamahal, ni Haring David. Kung bakit siya'y nagtatagumpay sa kanyang kaaway. Sabi dito, mga minamahal, makapitong beses, ibig sabihin, pitong beses nagpupuri si Haring David. Kaya nga, mga minamahal, sa pagkupuri pala, mga minamahal, iyan po ay sinagawa ng ating mga minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating kapanahunan, sa dako ng pastoral house, pitong oras, mga minamahal, nagkupuri doon. Bakit napakahalaga ang pagkupuri sa ating pong dakilang Diyos? Kapag ikaw nagkupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinalalugdan mo ang ating pong dakilang Diyos, ini-invite mo ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos. Kapag nalugod ang ating pong dakilang Diyos, bababa ang kanyang banal na presensya, maramdaman natin, mga minamahal, ang matamis na presensya ng ating pong dakilang Diyos, yung ating mga kalungkutan, yung ating mga problema, ito po ay mawawala, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang ating pong dakilang Diyos, siya po, mga minamahal, ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay. Yung mga problema natin, ito po ay malulutas. Bakit?
ating pong inaawitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kapag inaawitan pala natin ng ating pong dakilang Diyos, ating nang taus-puso, sabi dito, mga minamahal, ang Diyos ay nalulugod. Kaya mga minamahal, kung may problema tayo, may mga bagay tayong hiningi sa ating pong dakilang Diyos. Katulad ng magpatutuo kanina, mga minamahal, na talagang naihilo siya. Ngunit, nung siya ay humingi ng tawad sa ating pong dakilang Diyos, nagpulay sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon, siya po'y pinagaling ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Hindi siya makatulog, sabi niya, mga minamahal. Ngunit na makinig siya ng pangangalan ng ating mahal na banglista, kahit sa cellphone, mga minamahal, siya po ay nakatulog. Bakit? Yan po, mga minamahal, kapag ikaw ay nagpatuloy na pinahalagan mo ang salita ng ating pong dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po ay magiging katulad daw, mga minamahal, ng mga binhi na ito po ay nahasik sa mabuting lupa. Ibig sabihin, tayo po ay naging kapakipakinabang, tayo daw po ay, mga minamahal, magbubunga ng tigi 100. Ibig sabihin, magiging mabungang Kristiyano tayo, mga minamahal, kapag tayo po nagpahalaga sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa huling talata dito, mga minamahal, ito po, mga ang pangako ng ating pong dakilang Diyos. Dito po sa Isaiah, kapitulo 41, talatang 10. Dito po sa Isaiah, 41, talatang 10, ganito po ang pagkasulat. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Amen. Hallelujah. Ito po ang pangako ng ating pong dakilang Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Amen. Pangako yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na huwag tayong matakot, mga mahal. Ano man mga pagsubok sinubating sa ating buhay, huwag tayong matakot sapagkat ang pangako ng Diyos, ang Diyos ay suma sa atin, mga mahal. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Minsan manghihina tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nang lulupaypay tayo, subalit sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kamang kamay ng aking katwiran. Ibig sabihin, mga hindi po tayo iwanan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ano man mga kinakaharap natin sa mga sandaling ito, mga pag-uusig, mga pagsubok sa ating buhay, ang titingnan po natin ang pangako ng Diyos, ang langit na pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, hindi tayo iiwanan ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, mga mahal. Ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Po ikaw, Diyos. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailan man pupurihin sa sambahin. Amen. Hallelujah. Ikaw ang lahat sa Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Ang
Kristo, tunay mga minamahal, ang buhay ng tao ay walang kabuluhan kapag wala sa Kanya ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga na matiyak ng tao na kasama niya ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita kung mayroon man, kayo po ay lumapit sa harapan upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Maging sa ating live webcast viewers, mga minamahal, ang inyo pong natutunghayan, ito po ang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos na dinala ng aming mga minamahal na mga ngaral. Maging ang mga buhay at pinagpalang patutuo, mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ng ipinangako ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Mga minamahal, kung inyo pong isuko inyong buhay sa ating dakilang Diyos, ibigay ang inyong buhay sa ating mahal na Panginoon. Gaya namin na pinagpala ng ating dakilang Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mayroon pong apat na reglamento o susi ng kaligtasan upang ang tao po ay makapasok sa kaharian ng langit at siya ay magmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At ang buhay maguli upang patunayan na siya nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala at iwanan ang makasala ng buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na kayo po ay nais na totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos,
kayo po ay kanyang tutulungan. At ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa aklat ng Magawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po natin may sagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sapagkat ito po ang ikatlong susi ng kaligtasan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa, mga minamahal. Habang kayo po, mahal inyo pong isuko ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, kayo ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos, susundin ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Kaya sa ating mga beloved viewers, mga minamahal sa mga sandaling ito, mga kapatid, inyo pong itaas ang inyong mga kamay saan mang kaidako naroon. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalatian ng ating dakilang Diyos. Kaya tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon kasama po iyong tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, mga minamahal, itaas niyo ang dalawang kamay at banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin. Sabihin niyo po, dakila at magpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula na ako'y mag-aisip hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Ipaglilinisin mo po ako mahal na Panginoon, yung banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga pagkakasala. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at papangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Upo dakila at magpala namin ang masalangit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta sa huling kapanahunang ito dakilang Diyos. Aming dinadalangin ang lahat ng aming live webcast viewers, mahalapin sa mga sandaling ito. Saan man sila dako naroon, mahal na Panginoon, hallelujah, iligtas mo sila, abutin mo sila na yung mapagpalang kamay, dakilang Diyos, batid namin, hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, dakilang Diyos, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pagkaluban po, dakilang Diyos, ng pagkakataon sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, tayo po ituloy-tuloy na po sa lahat po ng ating pong mga pangangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved preacher, ating pong beloved brother, Benedict Porlaje. Amen! Praise the Lord! Amen. God bless you. Beloved Brother Odell, tayo po dadako, mga minamahal, sa lahat ng ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat ang ating pong dakilang Diyos, siya po ay Diyos na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagpala naman Diyos ang mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin po, na aming po minamahal, ginagal na Pastor, mahal na Panginoon, kami po minsan ang Panginoon nagsusumamo, humihingi ng kahabagan sa mga nasumpukan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala o Diyos, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon.
at patuloy po namin dinadalangin sa iyo, Diyos, ng kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay na aming minamahal. Ginagalang patawagan po sa kanilang mga minamahal, mga anak, Dohol Almeida, pamilya, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, malapangin mo sa lahat ng mga kapamang gagawa, sa lahat ng mga kapatian, malapanginoon. Nakikita mo, Diyos, ang lang kalamang kahiliang, kalamang pangailangan, Diyos, tugon po ito, mahal na Panginoon, sa malang kapamaraanan, sa mga kapangyarihan, pangalan mo, in the name of Jesus. Amen, amen, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating mga kamay sa ating, yung kanang kamay sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. Sama-sama po natin palayasin yan sa mga kapangyarihan, pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, tayo po'y dumalangin, mga minamahal, upong pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Jesus, sa unat panlangin na ang pong minamahal, inagano, Pastor, sama-sama namin pinapalayas sa makapangyarihan, pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat ng uwi ng kalamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalayas, high blood, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng uri ng kahirapan, lumayas sa manak na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga pag-anlangan, lumayas sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Mga manahon, bilang ating pong pananampalataya sa ating pong dakilang Diyos at pagpapasalamat sa Kanya, na tinukoy ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal pang tayo po sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglokso, tayo po sabay-sabay mga mahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen, God bless you po mga mahal, tayo po ituloy-tuloy na po. Tayo po idadako po sa mga announcement, aking pong binibigay ang mong pagkataon sa ating pong beloved brother Junior De Castro. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved brother Benedict Porlaje, at maraming salamat sa mahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan at napag-aralan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord! Amen, praise the Lord. Tayo po idadako po sa mga announcement. Amen, praise the Lord. At ang banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa lugar po ng Marilao Outreach, ang schedule po, kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 5 ng hapon. At kapag araw naman po ng Linggo, nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga, natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa TV program naman po mga minamahal, ang banalagawain ng ating dakilang Diyos na ating pong napapakinggan sa estasyon ng ating pong mga television. Ito po ay sa PTV4 or sa Channel 4. Ito po ay tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At sa radio program naman po mga minamahal, mapapakinggan natin ang banalagawain ng ating mahal na Panginoon sa DCM, sa istasyon po ng ating po mga radyo sa DCM 1530 kHz AM band mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa lahat ng ating po mga minamahal na kababayan na patuloy pong nanonood, ito pong banalagawain ng ating mahal na Panginoon, at maging sa ating pong mga kapatiran sa darating pong November 27, 2022, ating pong ipagsiselebrate ang 30th taong anibersaryo ng banalagawain ng ating mahal na Panginoon. 30th Church Anniversary in Spiritual Revival Crusade. Dito po sa banalagawain ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama po nating pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord na ang Panginoon ay umabot na ng 30 taong patuloy na gumagawa ng himala, patuloy na pinagpapala ang bawat isa atin, ating pong nararanasan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya karapat-dapat po nating ipagbunyi sa November 27 ang 30th taong anibersaryo ng banalagawain ng ating dakilang Diyos, 30th Church Anniversary in Spiritual Revival Crusade. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, dito po sa
dumalo po kayo sa lahat ng ating pong mga kababayan, sa lahat po ng ating pong mga umaantabay nito pong banalagawain ng ating mahal na Panginoon. Kung kayo po ay may taglay-taglay na karamdaman, pagagalingin kayo ng ating mahal na Panginoon, at kung may taglay po kayong problema, nakahanda itong lutasin ng ating dakilang Diyos sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Wildestrada Almeda. Amen. At tayo po'y dadako po sa closing prayer. Amen. Praise the Lord. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin. Ating pong beloved brother, Edwin Aklan. Sound. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Junit. Praise the Lord. Tayo po'y may hallelujah manalangin sa ating pagtatapos ng mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin aming kagalang-galang, minamahal ebanghelista, aming mahal pastor, Wildestrada Almeda, iyong banal na propeta sa walang kapanahunan. Ito, narito po kami, minsan ang pamahal Panginoon, nagpapabot na aming papurit pa sa salamat, mahal Panginoong Hesus, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain, mahal Panginoon, mula sa pag-awitan, sa mga patotoo, mahal Panginoon, sa mga awitin ng beloved choir, mahal Panginoon, nilangasan, mahal Panginoon, maging sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, mahal Panginoon, at maging sa mensahe mo sa araw na ito, mahal Panginoon, namin napakinggan na pinagpala mo, mahal Panginoon, at lalo't higit, mahal Panginoon, namin kang pinupurit, pinasasalamatan, hallelujah, sa iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na pinadama mo sa bawat isa na rito, mahal Panginoon, maraming salamat, at sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, iwalay mo ang bawat sa amin, ngunit, bigkisin mo kami na yung dakilang pag-ibig niyong kapangyarihan suma sa amin hanggang sa makalating kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakunat, disgrace at kapamakan. Pagpalain mo kami, mahal Panginoon. Ito aking samot panalangin sa matamis.